This is Ate Maraket. Siyempre, meron na naman akong bagong ituturo sa inyo. Dahil lagi tayo sa bahay. Yan, hindi tayo makapunta sa parlor. Siyempre, tayo mga girls, diba? Masyado tayong conscious sa ating mga kutis. Ayan, sa balat kasi mainit ngayon kaya may mga rashes, 'di ba? Paano na yung mga skincare natin? Hindi tayo makapunta sa parlor. Yan, wala, kanya-kanyang pagpapaganda sa ating tahanan. And itong ituturo ko sa inyo, napakatagal ko nang ginagawa. It's almost 10 years. Mm-hmm. Hindi po ako nagpapa-bleach. Hello there. Ako lang po ang nagbi-bleach sa sarili ko. Hindi para pumuti, para luminis lang yung kulay ng ating balat kasi tayo, pag nasisikatan ng araw, so yung skin natin, meron tayo yung tinatawag na dead skin. Yun, meron tayo mga dead skin. Yun po yung nagpapatanda nung balat natin pag hindi natanggal. So, gumagawa ako ng sariling sabon ko para patanggal yung mga dead skin. So, ayan guys. At my 40s, ayan, hindi pa naman po ako nagkakaroon ng mga dark spots sa aking balat. Yan, dahil talaga naman si Ate Maraket conscious po yan sa balat. Naman, di ba? Pero hindi natin kailangan gumastos ng mahal, guys, di ba? Spend money wisely, guys. Kailangan tayong mga babae, maingat tayo sa paggamit ng ating kaperan. So, yan, i-start na tayo. Ituturo ko na sa inyo kung paano yung paggawa ng ating bleaching soap sa ating tahanan. Pang sariling bleaching soap, okay? So, ito po yung ating bleaching soap. Kailangan natin syempre ng milk. Ang naibibigay po sa atin ng milk sa balat natin, guys, ito po yung nagbibigay sa atin ng moisturizer. Yan, para hindi po dry yung skin natin. And we have the apple cider vinegar. Hindi naman po sa pagpapapayat ginagamit ang apple cider. Maganda rin po yan sa balat. Ang apple cider po, pag ginamit natin sa balat, nag-heals po ng sunburn. Napakainit guys ngayon, grabe. So pag gumamit tayo ng apple cider sa ating balat, matatanggal po yung mga age spots na sinasabi ko kanina. Kasi syempre, pag na-sunburn tayo, dun na magkakaroon ng age skin. Ayan, meron na mga dark spots sa balat natin. So hindi maganda guys, ayaw nating mga girls noon, di ba? At meron tayong honey. Yan. Sa sabon nyo na lang po ilagay yung mga honey kung wala kayong honey. Okay, ang honey naman, ito yung nagbubukas ng mga pores ng ating balat para malinis na mabuti yung mga dumi sa ating katawan. Pag sa mukha naman, kung may mga blackheads tayo, napakaganda po ng honey. Kasi pag open po ng mga pores sa ating mukha, natatanggal yung mga acne natin. Gagaling po siya. And we have the hydrogen peroxide to help our skin to lighten. Ayan. Ito po yung magpapaputi. Kung pampaputi ang gusto nyo. Pero ako kasi itong sabon na ginagawa ko, hindi lang pampaputi ang gusto ko. Kung hindi yung anti-aging, di ba? Moisturizer, yung mga ganon. So we have also the egg white. Gamit po ng egg white sa ating skin ay siyempre, kagaya ng milk, moisturizer din po yan para hindi mag-dry yung ating skin. Talaga naman effective, sobra. Pag nilalagay ko siya sa face ko, overnight, pag gising mo talagang grabe, parang glassy yung mukha mo. Hindi na natin kailangan bumili pa ng mga nakikita natin sa FB. Diba, meron yung ang mahal-mahal, grabe, para lang daw mag-glassy yung mukha natin na ano. Ayun guys, wala akong foundation ngayon, ha? Yan lang, talagang nagagawa lang ako ng mga ginagamit ko sa katawan ko para nakaka-save ako. At the same time, alam ko na safe yung ginagamit ko para sa sarili ko, di ba? Hindi yung bibili ako tapos ang tapang pala nung inilagay nilang ingredients. Ngayon, ang mangyayari, magra-rush yung skin ko, di ba? Walang magiging pangit na epekto sa balat natin, okay? Meron tayo, of course, na tea, di ba? Tea lang iniinom yung tea. Ginagamit din sa katawan. Ang tea naman, ang gamit nito ay para ma-treat din yung ating mga acne. So, ang ganda talaga sa mukha nito. And of course, we have the coffee. Dahil, coffee makes the skin healthier. Ang ganda po nung appearance ng skin. Ayan guys, oh, di ba? Hindi naman ako nagpunta ng spa. Pero yung balat ko, mamula-mula po siya. Hindi naman po ako tisay, pero yun lang po ay dahil sa aking mga ginagamit na sabon. Yan. Then, start na tayo. Ito na yung ating powder. Syempre, hindi dapat mawala yung powder. Yan naman po yung maglilinis ng mga dumi sa ating katawan. So, para hindi masyadong
matapang yung sabon sa katawan natin. So, hahaluan natin. So, mix together lang all the ingredients. Then, lagay po natin yung coffee, tea, yan. Batihin po natin yung ano, yung egg yolk. Lagay natin yung honey. Nasa sa inyo po kung gano'ng kadami yung honey ilalagay ninyo. 10 kutsarang honey, guys. Okay na po yan. Mix natin together. Ganyan, o. Pag bumili kayo sa market ng skin, ano, ng bleaching powder or bleaching cream, napakamahal, guys. Tapos, hindi pa lahat ng gusto nyong ingredients na gusto nyong nasa katawan nyo, hindi naman nakalagay. Diba? May mga particular lang kung pang-lighten lang siya, pang-lighten lang yun nandun, diba? Wala siyang kasamang moisturizer. So, separates yung pagbili natin. Bibili ka for your skin to lighten and pang-moisture ng skin. Eto, yung ginagawa natin, may pang-lighten, may pang-moisturize, at meron ng anti-aging. Diba? So, kung bumili ka sa market, iba yung pang-anti-aging natin, iba yung pang-moisturizer natin, iba yung pang-lighten natin. Napakagastos, guys! Lalo ngayon, diba? COVID, kailangan natin magtipid ng todo. So, ayan, minimix-mix mo na siya. Tipid-tipid daw, guys. Then, we will add the apple cider. So, eto, lagay na natin dito ng apple cider. 10 kutsara din po ng apple cider, guys. Do not overuse naman, syempre, diba? Okay na po yung every other day na paggamit. Pero kung nasa bahay lang kayo, pwede nyo siyang i-everyday. Then, add na tayo ng milk. 1 basong gatas. Guys. Pero hindi pa to, guys, ano, okay gamitin pag ginawa nyo. Hello there. Kailangan pa siyang may stock ng mga for about 5 to 7 days. Then, pwede na. Makikita nyo siya mag-oil-oil na. Yung parang nagmamanti-mantika. Actually, hindi naman sana kailangan to, yung tawas. Pero nilalagyan ko siya para, diba, para hindi tayo mabaho, guys. Pag pinawisan tayo, diba? Tayong mga girls, kailangan lagi tayong mabango. Diba? Ang hirap naman yung pinawisan ka ng konti, yung parang nag-aalala ka, baka mabaho na ako, baka maasin na ako. Pero pag yung sabon mo, eto, walang baho, guys. Grabe. Kahit maghapon na akong pinawisan, talagang walang, Alam nyo na. Yan. So, lalagyan ko ng tawas. Pwede nyo hindi lagyan. Pero kung gusto ko, para kahit pawisan ako, sobrang init ngayon, pag pinawisan ako, hindi ako mabaho, guys. Kasi yung tawas, pinapatay niya yung baho sa pawis natin. Siyempre, wala naman pong pawis na mabango, diba? So, i-prevent natin na bumaho tayo dahil sa pawis. So, lalagay na natin yung hydrogen peroxide natin. Ubusin natin to. Ilan ba to, guys? 500 ml. Lalagay na natin. Pag ano yan, guys, aalsa siya. Itong lalagyan ko na to, mapupuno yan mamaya. Magagano. So, babantayan nyo siya. Pag umalsa siya, haluin nyo para hindi tumapon. Kasi tatapon yan dahil dun sa hydrogen peroxide. Wow, yan. I-share ko na naman sa inyo ang isang sikreto ni ate, diba? Spend your money wisely, guys. So, marami pa po akong i-share sa inyo na makakatipid po kayo na maganda para sa inyo. Para sa atin, diba? Lahat naman ang i-share ko, guys, syempre legit yung ginawa ko na para sa sarili ko. Hindi ko i-share sa inyo pag hindi pa. Kasi baka hindi maganda. Kaya paggamit ito, guys, ay babad mo sa balat mo ng sa katawan, ha? Pag sa katawan, 10 to 15 minutes. Pero kung nagmamadali ka, okay na yung mga 3 minutes. Pero mas maganda sana kung may ibababad mo siya, lalo na sa mga unang gamit mo. Ako kasi, napakatagal ko nang ginagamit ito for 10 years, so hindi na ako nagbababad sa katawan ko. Saglit lang, 3 minutes lang, okay na ako. Pero kung gusto ko talaga yung magandang effect, kunyari, may lakad ako, guys. So, magbababad ako sa gabi. Sa gabi pa lang, nakababad na yung katawan ko dito. Then, sa umaga, ang pangsasabong ko na lang, moisturizer na lang, diba? Yan. Okay na to, guys. Napaghalo-halo na natin lahat. Pag sa mukha natin nilalagay, so sa katawan pala, sorry, nalimutan ko. Pag sa katawan, 10 to 15 minutes. Pag hindi ka nagmamadali. So, gawin mo sa gabi para makapag-moisturizer ka. At talagang makikita mo ang ano kasi yung mga ginagamit natin sa katawan natin, guys, effective siya sa gabi pag nagpapahinga na tayo. So maganda magbabad ka nito sa gabi, yung ligo mo ng gabi. Tapos sa umaga, pag ligo mo, yung simpleng sabon mo na lang na moisturizer, yung mga body wash, yun yung gamitin mo.
Diba? Ako kasi, hindi na ako nagbababad ng 10 to 15 minutes kasi 10 years ko nang ginagawa to sa akin. So, wala na akong binabakbak ng mga dead skin sa balat ko unless nagpunta po ako ng beach. Nagbababad talaga ako niya. So, saglit nang pag na-sunburn ako, natatandaan ko nung nag-beach kami. Nag-drive ako ng single motorcycle. Nagmayabang ako. Guys, grabe yung balat ko. Sunog na sunog. As in, sunog. Talagang 3 days na mahapdi yung balat ko sa buong katawan at buong mukha. Eto lang. In 3 days po talagang nagano ako. Natanggal lahat ng sunburn na yon. Pumuti agad ako dahil po sa sabon na ito. Okay, so 10 to 15 minutes yung pagbababad sa katawan. Pag sa face natin is, okay na po sa 1 minute. Okay na po tayo doon. 1 minute lang po. At minimal yung paggamit, lagay nyo lang sa dulo ng daliri ninyo, then ikalat nyo na. Huwag po tayong kukuha ng, grabe, komo marami yung ginawa nating sabon at mura lang siya dahil tayo ang gumawa. Eh, isosoburan nyo na, sayang naman. Siyempre yung sakto lang. Perfectly balanced is all things should be. Po sa mukha natin, yung malilinis yung mukha natin at yung katawan natin, di ba guys? Eto na po, eto yung gawa na guys. O diba? Tingnan, look. Yan. Tingnan nyo po yung difference. Eto yung kagagawa, pero pag nagawa na siya, na siya. Kasi kaya nagkulay brown na siya, eto yung coffee at saka yung tea. Yan, ito na po siya after 5 days. Guys, ha, ganito itsura ha. Hindi siya ganito, hindi siya white. So, pag white pa ang itsura nung inyong ginawa, hindi pa pwede. Eto siya, yan o, nag-oil-oil na siya. Ang nagbigay nung oily appearance po niya is yung egg white and the honey. Diba? Yun po yung nagbigay nung oil. Tsaka yung ating milk. So, guys, see you again on my next vlog. This is Ate Maracket. Bye-bye! I love you guys!